YSC2Y2-1. So we're going to conduct a crime scene investigation. So first, kukuhanin muna natin yung general view. So yung general view, pag nag-picture po tayo is kasama yung sa tabi ng bahay or sa puno and tsaka yung sa kung may mga sasakyan or sa kalsada. So picture muna natin ng general view. So, pagpasok po natin sa crime scene, kukunin po natin yung medium range view, yung body, and then yung other evidence. So, ngayon po ay magpipicture po tayo ng mga evidence. So, kung makikita niyo is may evidence mark, and then meron na rin siyang measurement. So, ang gagamitan natin view is close-up view. So, pipicture natin siya ng pa-close-up view. So, next naman natin is yung second evidence. So, kung makikita nyo is meron na rin siyang measurement. And then, may markings na rin siya. So, pipicture natin. Ang gagamitin natin is close-up view. Third evidence naman tayo, which is yung footwear impression. So, makikita nyo meron na rin siyang evidence mark. And then, may measurements na rin siya. So, ang gagamitin natin is so, last evidence na i-take natin is yung cadaver. So, kung makikita na naka-measurements na, and then may evidence markings na rin. So, ang gagamitin natin view dito is medium view or medium range view. Part ng gagawin natin. So, kung makikita nyo is nakachok na yung mga physical evidence natin. So, ginagawa po natin yan para kapag tinanggal na yung mga evidence is mape-preserve pa rin natin kung saan nakolocate yung bawat evidence sa crime scene. So,